Magandang umaga po, Mayor. Sa panahon po ng kampanya, ito yung unang tapang ganyo dito sa Negros Island. At even po yung mga naglalabas ang survey, may mga numero. How do you make sense itong crowd na sumasalubong sa inyo? Well, as I have said, George, marami salamat sa Diyos at marami salamat sa tao. As, you know, we've been doing the past so many weeks, kami didiretso sa tao, pagkamay sa tao, nagipag-usap sa tao, at natutuwa kami kahit saan lugar sa Pilipinas, mapateritoryo man ng mga iba nating kandidato, ay mainit naman ang pagtanggap ng ordinaryong tao sa atin. So, I am grateful and thankful to, you know, Negros. Sa airport pa lang kanina, how I wish you saw it, nakaka-overwhelm na. And this is the first area that we landed. I don't know, siguro nabalitaan na nila na dumating tayo. They came and thank you sa kanilang lahat. At iikot kami dito sa Negros Island o region ng dalawang araw. Hindi pa kayo nakakaramdam na kabaligtaran sa survey yung nakikita niyo? Well, ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, yung taong bayan. Yung init ng tao sa pagtanggap sa atin, kulang i-cancel niya yung sinaing niya, i-cancel niya yung trabaho niya, o makita lang tayo. Tingin ko, that is the opposite of whatever numbers that they are showing to my condition, whoever they want to. Basta tayo, yan, yung ganyan, masaya na ako, makakalubilo nila, makakasama sila, makakilala ko sila, makita ko yung tunay nilang sitwasyon, so that I will learn and, you know, try to listen to them. Later on, may awa ang Diyos, at sa tulong ng tao, pag nag-presidente tayo, alam natin yung mga problema ng barangay, ng munisipyo, ng probinsya, at ng rehiyon ng bawat lugar sa ating bansa. So this is also a good learning process. And I'm happy to be with Joe Petsison and Secretary John, na isa sa mga nangunguna na makapagpamahagi ng lupa sa mga magsasaka upang magkaroon na sila ng titulo or ownership doon sa kanilang mga farmland na benepisyaryo ng CARB. At ano pa man ang pwede natin magawa, mga nasimulan ni Secretary John, nung siya ay sekretaryo, na itutuloy natin sa mga magsasaka, sa mga farmers, because as we all know, talagang malaki ang magiging problema ng tao sa darating na mga araw. O tumaas na ulit yung gasolina. O 15 pesos, 12 pesos. So naturally, George, hihirap nang hihirap ang buhay ng ordinaryong tao. Kaya again, let me reiterate, yung akin naman, kung hindi naman magagawa ngayon, eh siguradong gagawin ko kapag ako naging pangulo. Ang una-una natin pagtutugunan ng pansin, kung paano mapababa ang presyo ng gasolina at presyo ng kuryente. At saka yung pangunahing bilihin, maging available sa kayang presyo. Kaya tutulungan natin yung mga magsasaka na bili ng gobyerno yung produkto nila para hindi sila mabarat ng sinuman. And these basic commodities will be made available sa lahat ng tao sa ating bansa. Food security is number one threat to national security. So if that is the case, then I'll make sure na kumikita ang magsasaka, mura bilihin ng tao, at yung kanyang mga extracurricular activities na may cost, kailanganin, mapamura din natin. Yung maibsan lang natin, yung hirap na dinaranas ang tao, maitawid lang natin sila sa pandemya. Katulad ng pinangako namin ni Doc Willie,
no? Life and livelihood in the first 2 years ng ating pamumuno kung tayo'y papalari sa awa ng Diyos sa tulong ng tao. Mayor, susulong ko lang po yung sinabi niyong tulong sa magsasaka. Dati niyo nabanggit na yung hundreds of billions ng Marcos Wealth na hinahabol. Kung papalarin kayo, gusto niyong gamitin doon. Oh. At nag-release na po recently ang PCGG ng mensahe na nandun na nga sila. Bagay na kamakailan, tinatanggipan ni Atty. Vic Rodriguez na wala pa. Ang pagkakaalam ko, PCGG statement is final na raw yung desisyon. In fact, with your question, George, you can ask Ernest or Ambassador Lito Banayo that we have received a copy of a letter of Commissioner Dulay ng BIR na sinulatan sila noong December 2, 2021 na sinisingil na ng buwis ang pamilya Marcos sapagkat ito raw ay marapat lamang na mapunta na sa gobyerno. Now, if that is the case, this is a very good asset. Malaking pera ito, 200 billion na pwede natin ipang-ayuda sa tao. Ipang-ayuda ko, tiyan nyo, yung kuryente. Pag binawasan ko yung presyo ng kuryente, presyo ng krudo, malulugi ang gobyerno. Yung lugi ng gobyerno, kapakinabangan ng tao. Ngayon, saan ko kukunin yung nawala portion ng gobyerno? Sisingilin natin ng buwis ang lahat ng tao na hindi nagbabayad ng buwis. Kasi that's 200 billion pesos. No? Yung 200 billion, eh, malaking bagay yon sa katayuan natin ngayon. Ang nakakalungkot lang, George, lahat ng tao halos, I mean, general population, nagbabayad ng buwis. Yung mga call center agent nga eh, buwis buhay sa puyat yun eh. Babayad sila ng buwis. I think the sauce for the gander is the sauce for the goose. Ibig sabihin, dapat may certainty. So I'm happy that Commissioner ng Dulay ng BIR wrote them a letter of, or demand letter for them to pay. Sana makuha natin, George. Now, there is a challenge, George. May isang rule, and you can have it checked, na after 5 years, hindi sinulatan ulit, hindi siningil ulit, magpe-prescribe, magwi-wave na lahat yun. That we have to confirm. Now, if that is the case, George, today is 2022. Kapag na-elect yung pamilya na yun at tatakbo sila ng 6 na taon, mababaliwala na yung 200 billion. Ngayon, ang ano ko na lang sa taong bayan, no? Sa taong bayan, umasa kayo, masisingil natin ang mga dapat at marapat lamang para sa pamahalaan na siya naman gagamitin natin na mapantawid yung pamumuhay ng tao sa hirap na dinaranas niya dahil dito sa pandemyang ito at saka nangyayari sa ibang dako ng mundo. At yung sinasabi ko about Taiwan, there is a news, I think it was yesterday, may mga insidente na naman sa Taiwan Strait. So these are the things that will continue magsasuffer ang taong bayan. So kaya hopefully masingil natin ito at hindi lang patungkol sa kanila. Kumbaga sa pangkalatan, it's just that this is 200 billion pera na ng taong bayan. Ikaw nagbayad ng buwis. Siningil ka ng buwis. Eh katamtaman lang ang pamumuhay mo. Pero tinutupad mo yung tungkulin mo sa pamahalaan. And I think, kung ako naman sa kanila, total marami naman silang pera, malaking bagay ito na makatulong sa ating mga kababayan. Sana ikusa na nila, wag nang hanapan ng mga how to circumvent o paano mapalusutan yung mga batas na umiiral sa pagbubuwis. Kung talagang mahal natin ang Pilipino, ang pinakamabisa, ibigay na natin itong 200 billion na ito nang mapakinabang ang ayudang pwedeng makuha galing sa mga buwis ng pamilya. Your Mesa Chamber of Left Bank is asking why you are the most qualified to lead the nation, Your Mesa. Sorry? The Chamber of Left Bank is asking why you are the most qualified to lead the nation. Well, I can get things done. Modesty aside. As you have seen in Manila, before I came in, it's a chaotic city.
with so much uncertainty with our rules. Tapos iniwanan na kami ng mga negosyante. Ginawa na lang kami bodega. As you can see, nag-deteriorate naman yun. In a short period of time, modesty aside, we became financially healthy. We manage our finances. It's not a perfect government, but from negative became positive. From deteriorating city became world competitive, as you all know, with the Bloomberg competition at 600 cities in the world. Dalawa nag-top 50, yung Butuan City at saka Manila. So, I think yung administrative ability of my 24 years in public service can be an asset to the recurring challenges. And what we need nowadays is a crisis manager. Yes, we need a crisis manager because pandemic, hindi pa rin tapos, uncertainty in the world or animosities between countries affect us because of the trickling down effect of these animosities between countries. Then another incident may happen, baka sa kapitbahay lang natin. And I'm really worried about the 150,000 OFW sa Taiwan. More than anything else with regard to OFW. Kasi, you know, pag may ganung insidente katulad sa Ukraine, paano natin ililikas na mabuhay ang bawat isang Pilipino na nasa abroad? The so-called bagong bayani. Diba? That's what, how they portray ang OFW natin. Then I think that's the most important. So to cut the long story short, you tell the financial group, I can get things done. There will be certainty and predictability in our rules and level playing field. There will be equal opportunity for them to participate. And as I have participate among themselves in our PPP program, because we will revive it to continue the build program of the country. Last na lang po, pwede mabati yung Chamber of Thrift Bank? Binabati po natin ang Chamber of Thrift Bank at konting taste na lang. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Huwag kayong susuko. I know mahirap ngayon ang sitwasyon. More savings plus more business. So yes, why not? If there is science, the way Hong Kong and Macau was connected in a short period of time, like in less than 4 years, it's a long bridge, no? So the technology is existing now. In that case, how can we replicate or duplicate that in our country? Because I do believe, for example, kilometers in a mas makarant, malakas ang current ng between Hong Kong and Macau. But they did. So why not? Hopefully. Pero for the meantime, I have to be fair. While I dream and aspire for bigger things, what is important to me today, if elected, may awa ang Diyos at sa tulong ng tao, paano kita masurvive comfortably, economically speaking, in the next 2 years? Kasi yun muna ang mahalaga sa akin. Then, nakasurvive tayo early on. Less than 2 years, salamat sa Diyos. Then we go to Mars. We aspire for better things. We aspire for talagang marvel. But for now, tao muna. Irarouse muna natin ang tao. Buhay, ligtas, walang pangamba. Dahil we reinforce our health capability, health sector capability. Then hanap buhay. Pag may trabaho, may mapaghahari muna ng pamilya. Then from there, mag-snowball na tayo. Pag-iisa sa isang region ng Negros Oriental. If the people of Negros would support it or like it, then I'll support it. Kasi ang gobyerno, kailangan may tenga sa tao. While it is true that you have some aspirations in leadership, kung gusto nyong unification o gusto nyong as one, as Negros Island region, ako, 101% I will support it. As long as it will make you happy,
Yeah? It will bring you joy, it will bring you economic growth, at ikabubuti ng tao. Kaway ko. Tumataas yung pressure pa rin, sir, ng gasolina. Yung BOF pa sinabi na kung ika-cut or i-suspend yung excise tax or kaya yung VAT, yes, malaki yung mawawala, like 100 plus billion pesos. Oh. So yung reaction niya lang doon, sir? Yes, talagang inaamin ko, yung idea ko na malugi ang gobyerno sa tax cuts, kaya ko yun gusto. You do the math, you do the research, even to the point, zero tax. Just zero tax. Kasi ang dream ko, minimum dream ko is 50%. If I'm going to zero tax it, you know how much it is that will cost us? 135 billion pesos. Ang lugi natin. Ngayon, kung may singilin tayo sa isang pamilyang malaki at may kandidato rin, then I'll cut that from 200, I'll get 135 billion. So yung 135 billion na kinuha ko sa buhis ng desisyon ng Korte Suprema with finality at sabi rin ng PCGG with finality at sabi rin ng BIR due na sa bansa, then 135 billion, kukunin ko sa 200 billion, then meron pa akong mga 65. O then, as I have said, we will invest into our Navy so that fishermen will be protected fishing in a very, hindi man hostile, but challenging water that we own, technically speaking and historically speaking. So those are the things na doon ang direksyon natin, doon ang punta natin. Sir, do you have a message to the transport sector in Bacolod? You're staging a 2-day strike. Nako, ako po ay nakikiisa sa inyo. Alam ko, dati ako nag-drive ng sidecar o what you call pedicab. Isa so happy na walang gasolina yon. Yeah. Pawis yun. Pawis ang puhunan doon. But the tricycles, the jeepney drivers, the bus drivers, operators will suffer so much. Totoo po, lalo na yung pagtasa naman ngayon, 12-15. And nung nakarang linggo, 6. So, hindi naman nila masyado mataasan din yung pamasahe. Dahil ang sumasakay sa kanila, pobre rin, mahirap din. Na hindi naman tumataas ang sahod. So, ako, ang panawagan ko, sana samahan ninyo ako na manawagan tayo sa Kongreso at Senado na imbes na hintayin pa kung posibleng maging presidente, baka pwede nang gawin ngayon na bawasan na natin muna yung kita ng gobyerno, magparaya muna ang gobyerno. But for the meantime, I hope itong 2.6 billion pesos na ibibigay ni Pangulong Duterte na inatasan niya about 4 days ago, ay maibigay at makamit nila. Pero konting tease lang, konting unawaan lang. At the end of the day, isang bansa tayo, wala namang magmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino, kundi tayo rin kapwa Pilipino. So unawaan lang. I know it's hard time, pero tingin ko, pag tayo lagi nagmamalasakitan, nag-uunawaan, tingin ko naman makakaraos tayo. Ang dami na natin kinaharap na dilubyo, aberya, gera, pero we survive as a country, as a nation, as a citizen together. So konting unawaan lang kasi talagang hirap ang buhay ngayon. Kaya may awa ang Diyos, sabi ko nga sa inyo, modesty aside, as you have seen in Manila, kailangan talaga mabilis kumilos ang tao sa gobyerno, maghanap ng mga tunay na solusyon, then put it into action. Then if we fail, then we do another thing. But we have to do something about the situation as a state. Kasi sigurado ko, umiiyak ngayon ang mga driver. Dahil yung neto na naiuwi nila, paliit ng paliit. Sir, huli na lang, yung alert level po sa atin. One. Ibababa daw sa alert level 0. Wala pa. Pero wala pinag-uusapan, sa tingin nyo ba, sir, handa na tayo for alert level 0? Well, okay din akong alert level 0. But the thing is, I can only speak of Manila. Mm-hmm. But Metro Manila is composed of 17 LGUs. Mm-hmm. No? I don't know their capacity, but in the case of City of Manila, we are ready because of the Manila COVID-19 Field Hospital.
yung aming mga gamot. May bago kaming gamot ngayon ha. Yung Bexabid. Mas matindi yun na nakakatulong mag-survive ang tao. Tapos may oxygen reserve kami. It's been ongoing for the past so many months. We have healthy and experienced doctors and nurses with regard to COVID-19 infection. So kami, medyo okay. But be that as it may, gusto natin 1 Metro Manila. Kung ano mapagkasunduan, halimbawa kung stay tayo alert level 1, so supportahan ko yun. But kung gusto naman nila alert level 0, ang Maynila, medyo handa naman kami. Because we have reinforced our capacity to really confront COVID-19. Pero kung buong Metro Manila, sir, or buong bansa... I cannot speak on behalf of other city, no? Kasi may kanya-kanyang mayor yan. At siya may kanya-kanyang kakayanan. I don't know their capacity. But in the case of City of Manila, we are ready. We are ready because I want business to open. When business is open, there will be jobs. Ang pinaka-importante, may trabaho ang tao. 4.2 million ang nawalan ng trabaho. Napag-usapan niyo na po ba sa Metro Manila? Pinag-uusapan ngayon, as we speak, George. Meron kaming tinatalakay. But, kumusta yung consensus, yung pulso during discussion? Well, so far, I think it's alert level 1. So far. Yung mask ba, sir, pagka if ever lang mababa sa zero, okay lang tanggalin na? Or sa tingin nyo? Well, kung talagang wala na halos COVID, kung makatitipid ang tao at ligtas, at diba ligtas, sinabi ng scientifico, o sige, wag na kayo mag-mask, tapos voluntary na lang. I'll agree with it. Kasi any savings ng tao, lahat ng matitipid ng tao, no, ako papaboran ko. Pero at the same time, gusto ko makatipid ang tao, ayoko naman siya malagay sa panganib. So it's a balance between life and livelihood. So ganun ako ang position ko dyan. But just the same, for your own good, until you see, buti na lang, I think 800 and less than 1,000 na din lang tayo in the country. So far, the country is managing COVID-19 in a good way. So far. But we will never know what's going to happen tomorrow. Because as you all know, Korea, Hong Kong, China, and other countries, wapang. As in, nagkagulatan, 300,000 a day. So, kailangan pa rin tayong mag-ingat. But, kailangan din natin mabuhay. O, 2 taon na tayo nasa loob ng ganitong pamumuhay. Kawawa din ang tao. Anxiety, psychological, economical. So, there are so many things that to be considered. And, of course, yung balance. I'm not in a position to put an order on what to do and not to do. But we will support anything na makapagpapagaan sa'yo. Thank you. Marlene, sir, TV5 po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.